Ito ang dahilan kung bakit hindi ka pwedeng mag-isa sa Amazon. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV channel. Ang Amazon Rainforest ay isa sa pinakamalawak at pinakamayamang biodiversity hotspots sa mundo, kung saan naninirahan dito ang ilan sa mga pinakadelikadong hayop. Oo, tama ka nang nadinig. At kapag sinabi kong delikado, ay talagang delikado sila. Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin kung ano-anong mga nakakamatay na hayop ang naninirahan sa Amazon Rainforest. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Green Anaconda. Ang green anaconda, na kilala rin bilang Eunectes murinus, ay isa sa pinakamalaki at pinakamabigat na mga ahas sa buong mundo. Maaari itong umabot sa haba na hanggang 30 feet at may bigat na hanggang 550 pounds. Ang ahas na ito ay karaniwang matatagpuan sa mga latian, marshes, at sa mga mabagal na umaagos na ilog sa mga basin ng Amazon at Orinoco sa Timog Amerika. Ang green anaconda din ay hindi nakakalason at umaasa lang din ito sa malaki nitong sukat at lakas upang yakapin at lupigin ang kanyang biktima, kabilang ang mga isda, ibon, mammals at maging mga caimans. Ang kulay nito na olive green na background na may itim na mga batik ay nakakatulong para ito'y maghalo sa kanyang makulay at aquatic environment. Number 2, piranha. Ang piranha, na partikular na kilala bilang red-bellied piranha, Pygocentrus natereri, ay tanyag sa buong mundo dahil sa kanyang matatalas na ngipin at reputasyon at agresibong ugali, lalo na kapag gutom. Ang mga isdang ito ay karaniwang umaabot sa haba na 12 inches at maaaring tumimbang ng hanggang 4 pounds. Karaniwan silang makikita sa mga ilog at lawa sa loob ng Amazon Basin sa Timog Amerika, isang lugar na kilala sa mayamang biodiversity. Ang red-bellied piranha ay may kakaibang diskarte sa pangangaso, kung saan sila ay maaaring magtipon at saka aatakihin nila nang sama-sama ang biktima, at paborito nilang kainin ay mga mahina o sugatang biktima. Ito ay ang kanilang survival strategy para maproteksyonan sila laban sa mga natural nilang kaaway. Ang kanilang diet ay hindi lamang nakapokus sa karne. Kinabibilangan din ito ng mga isda, crustaceans at patay na organism, at minsan ay kumakain rin sila ng mga halaman. Isa sa pinakakapansin-pansin na katangian ng red-bellied piranha ay ang kanilang kulay. Ang mga batang piranha ay may mas maliwanag na kulay, ngunit habang sila ay lumalaki, nagiging mas matingkad ang kanilang kulay. Ang pangalan na red-bellied ay nagmula sa katangiang pulang kulay sa ilalim ng kanilang katawan, na lalong nakikita kapag sila ay nasa reproductive stage na. Ang kulay na ito ay maaaring magbigay din ng babala sa iba pang mga hayop na sasalakay sa kanila, at ito rin ay mahalaga sa kanilang mga ritual ng panliligaw at pagtukoy ng teritoryo. Number 3, Jaguar. Ang jaguar, na may scientifically name na Panthera onca, ay isa sa pinakamalaking uri ng pusa sa Amerika at ang ikatlong pinakamalaki sa buong mundo, kasunod ng tigre at leon. Ito ay karaniwang may haba na 5 to 6 feet mula ulo hanggang buntot at may bigat na umaabot mula 100 to 250 pounds. Ang mga jaguar ay matatagpuan sa mga kagubatan at wetland areas sa Central at South America, kung saan sila ay nag-i-enjoy sa iba't ibang uri ng tirahan mula sa mga rainforests hanggang sa mga grasslands. Kilala ang jaguar sa kanyang malakas na katawan at maikling binti na mahusay para sa pagtakbo, pag-akyat sa mga puno at paglangoy. Isa itong mahusay na mandaragit na umaasa sa kanyang lakas at kakayahan sa pagtago upang maabangan ang biktima. Ang kanilang pangunahing pagkain ay mga malalaking ungulates tulad ng deer at peccaries, at hindi din sila mapili at kumakain din sila ng mga isda, ibon at maliit na mammals kung kinakailangan. Ang balahibo ng jaguar ay may natatanging pattern ng mga hugis rosas na marka na tinatawag na rosettes na makakatulong sa kanila na magtago sa mga lilim ng kagubatan habang nangangaso. Ang mga rosettes na ito ay may isa o higit pang itim na tuldok sa gitna, at ito ang isang katangian na meron ang jaguar na wala sa mga leopard. Ang jaguar ay mayroon ding malakas na panga at kakaibang kakayahang pumatay sa pamamagitan ng pagkagat sa ulo ng biktima.
ang kanilang mahusay na lakas at pambihirang diskarte sa pangangaso ay ginagawa silang isa sa pinakarespetadong mandaragit sa kanilang natural na tirahan. Sa kabila ng kanilang lakas at adaptability, ang mga jaguar din ay nahaharap sa mga banta ng pagkawala ng tirahan. Ito ay humantong sa kanilang pagkakalagay sa listahan ng mga species na nanganganib ng maubos. Number 4. Poison Dart Frog. Ang Poison Dart Frog ay isang maliit na amphibian na matatagpuan sa mga kagubatan ng gitnang at timog Amerika. Ang kanilang haba ay karaniwang nasa 1/2 inch to 2 inches at ang mga kulay ng kanilang balat ay napakakintab at matingkad tulad ng asul, yellow, orange o green. Maaari rin silang magkaroon ng mga kombinasyon ng mga kulay na ito. Ang timbang ng Poison Dart Frog ay karaniwang nasa pagitan ng 2 to 20 grams, depende sa kanilang laki at species. Ang kanilang lason ay nakaimbak sa mga glands sa kanilang balat. Ito ay tinatawag na batrachotoxin, na isang napakapaminsalang chemical na maaaring ikamatay ng maraming hayop at maging ng tao. Sa katunayan, isang chopped lang ng lason ng isang Poison Dart Frog ay sapat na upang pumatay ng humigit kumulang sa 10 hanggang 20 na katao o kahit humigit kumulang sa 10,000 na daga. At ang nakakagulat pa ay kahanga-hanga din ang kakayahan ng mga tribong katutubo na nakatira sa Amazon dahil nagagawa nilang gamitin ang mga lason ng Poison Dart Frog sa kanilang mga sumpak para sa pangangaso. Tinatawag itong sumpak ng kamatayan dahil sa nakamamatay nitong epekto. Sa kabila ng kanilang kahalagahan bilang mga mapanganib na nilalang, mayroon ding mga pag-aaral na nagpapakita na ang lason ng mga palakang ito ay maaaring magamit sa medisina para sa paggamot sa iba't ibang karamdaman tulad ng sakit sa puso at cancer. Habang maraming uri ng Poison Dart Frog ay toxic, may ilan ding mga species ang hindi. Ang mga ito ay karaniwang nabubuhay sa kapaligiran na hindi toxic para sa kanila, kaya't hindi sila nakakalason. Subalit kahit hindi nakakalason, nananatili pa rin silang magandang halimbawa ng kahalagahan ng mga hayop sa kanilang mga natural na ecosystem. Ang kanilang kakaibang kulay at kakayahan ay nagbibigay sa atin ng isang maaliwalas na sulyap sa kamangha-manghang mundo ng kalikasan. Number 5. Brazilian Wandering Spider. Ang Brazilian Wandering Spider, na kilala rin bilang Phoneutria, ay isa sa pinaka-venomous na gagamba sa mundo at kilalang kilala sa kanyang agresibong katangian. Ang scientific name nito ay Phoneutria, o mas kilala bilang Brazilian Wandering Spider, Banana Spider. Ang Brazilian Wandering Spider ay maaaring lumaki hanggang sa leg span na 13 to 15 centimeters. Karaniwang itim o kayumanggi ang kulay nito na may kapansin pansing guhit at marka sa kanilang katawan at mga binti. Matatagpuan sila sa mga tropikal na kagubatan ng South America, lalo na sa Amazon Rainforest. Hindi sila gumagawa ng spider web. Sa halip, sila ay wandering spiders na naglalakbay sa gabi upang manghuli. Ang mga gagambang ito ay kilala sa kanilang agresibong pag-uugali kapag naramdaman nilang nanganganib sila. Gumagamit sila ng kanilang venom bilang depensa laban sa mga mandaragit at para mahuli ang kanilang biktima. Ang pangunahing kinakain ng mga ito ay maliliit na insekto, ngunit kaya rin nilang manghuli ng mas malalaking biktima tulad ng daga at maliliit na ibon. Ang lason ng Brazilian Wandering Spider ay itinuturing na isa sa pinakamapanganib sa lahat ng mga gagamba na may potensyal na pumatay sa mga tao. Naglalaman ito ng neurotoxin na kilala bilang PHTX3 na may epekto sa nervous system ng biktima na nagiging sanhi ng matinding sakit, pamamaga at sa ilang kaso, paralysis. Mahalaga ang agarang medikal na atensyon kapag nakagat ka nito. Number 6. Electric Eel. Ang Electric Eel, na kilala sa scientific name na Electrophorus electricus, ay isang natatanging uri ng isda na matatagpuan sa Amazon River at iba pang mga freshwater sa South America. Bagamat tinatawag itong eel dahil sa kanyang mahaba at ahas na hugis, ito ay talagang kabilang sa pamilya ng mga knifefish, hindi sa tunay na lahi ng mga eel. Ang electric eel ay maaaring umabot ng hanggang 2.5 meters sa haba at kilala sa kanyang kakayahang maglabas ng malakas na electrical na discharge na umaabot hanggang 600 volts para manghuli o ipagtanggol ang sarili.
Ang kakayahang ito ay nagmumula sa tatlong pares ng mga organ niya na pang-electricity na matatagpuan sa kanyang katawan. Ginagamit din nila ang kanilang kuryente para sa electrolocation, isang paraan ng pagtukoy ng lokasyon ng mga bagay sa paligid nila sa madilim na tubig. Karaniwan itong nakatira sa maputik o maburak na ilalim ng mga ilog at latian kung saan nangingitlog ang mga babaeng electric eel sa panahon ng tag-ulan. Sa panahong ito, ang mga lalaki ay bumubuo ng isang pugad mula sa laway na ginagamit nila upang protektahan ang mga itlog hanggang sa mabiyak. Ang diet ng electric eel ay pangunahing binubuo ng mga isda. Ngunit kumakain din sila ng mga amphibian, maliliit na ibon at mammals na malapit sa ibabaw ng tubig. Sa kabila ng kanilang kakayahan sa electricity, ay bihira lang silang maging banta sa mga tao maliban na lang kung sila ay mapukaw o maramdaman ng banta. Number 7. Bullet Ant. Ang bullet ant, na kilala sa scientific name na Paraponera clavata, ay isa sa mga pinakamalaking uri ng langgam sa mundo at matatagpuan sa kagubatan ng Amazon. Ang mga langgam na ito ay kilala sa kanilang napakasakit na kagat na inihahalin tulad sa sakit ng isang bala, kaya naman tinawag silang bullet ant. Ang bullet ant ay may itim na katawan at maaaring umabot sa laki na halos 2.5 centimeters, na mas malaki kumpara sa karaniwang mga langgam. Ang kanilang mga kolonya ay karaniwang matatagpuan sa mga puno, kung saan sila nagtatayo ng mga pugad sa mga ugat at sanga ng puno. Isa sa pinakakapansin-pansin na katangian ng mga bullet ant ay ang kanilang kakayahang maglabas ng napakatinding sakit kapag kumagat. Ang venom na kanilang inilalabas ay naglalaman ng peptide na tinatawag na poneratoxin na may kakayahang magdulot ng matinding sakit at pamamaga at pansamantalang paralysis sa lugar ng kagat. Ang sakit mula sa kagat ng bullet ant ay maaaring tumagal ng higit sa 24 hours. Sa kabila ng kanilang marahas na depensa, ang mga bullet ant ay kumakain ng nectar at maliliit na insekto. Ang kanilang pambihirang katangian ay ginagamit din sa mga ritual ng mga matatandang tribo o kultura sa Amazon, kung saan ang mga kabataang lalaki ay kinakailangang tiisin ang maramihang kagat mula sa mga langgam na ito bilang bahagi ng kanilang pagtungo sa pagiging ganap na lalaki. Ang mga bullet ant ay nagpapakita rin ng kahangahangang sosyal na ugali, kung saan ang bawat miyembro ng kolonya ay may tiyak na tungkulin, mula sa pangangalaga ng mga itlog hanggang sa pagdepensa ng pugad. Sila ay mahalagang bahagi ng ecosystem ng kagubatan dahil sa kanilang papel sa pollination at bilang predator ng iba pang maliliit na insekto. Number 8. Black Caiman. Ang black caiman, nakilala sa scientific name na Melanosuchus niger, ay isa sa pinakamalaking uri ng caiman at matatagpuan sa mga ilog at lawa ng Amazon Basin sa South America. Ito ang pinakamalaki sa mga species ng caiman at maaaring umabot sa haba na hanggang 6 meters. Ang pangalan nitong black caiman ay nagmula sa madilim nitong balat na tumutulong dito na magkubli sa gabi. Ang balat ng mga batang black caiman ay may guhit at mantsa na nagiging mas maitim habang sila ay tumatanda. Ang kanilang mga mata ay may natatanging tapetum lucidum, isang layer na nagpapahintulot sa kanila na makakita ng mas mabuti sa dilim na mahalaga para sa kanilang gabi-gabing pangangaso. Ang black caiman ay itinuturing na isa sa pinakamapanganib na mandaragit sa kanilang tirahan. Sila ay carnivore at kumakain ng iba't ibang hayop tulad ng isda, ibon, mammals at maging ng iba pang reptiles. Sa kabila ng kanilang lakas at kakayahan sa pangangaso, ang mga kabataang black caiman ay maaaring maging biktima ng mga mandaragit tulad ng iba pang malalaking caiman at mga jaguar. Ang black caiman ay kritikal na nanganganib noong nakaraang mga dekada dahil sa pangangaso para sa kanilang balat, ngunit dahil sa mga pagsisikap sa pangangalaga, ang kanilang populasyon ay unti-unting bumubuti. Gayunpaman, patuloy pa rin silang nanganganib dahil sa pagkawala ng tirahan at pagbabago sa ecosystem. Ang mga babae ng black caiman naman ay nangingitlog ng halos ng 30 to 60 eggs at tinatago nila ang mga ito sa mga pugad na gawa sa mga dahon at iba pang organic materials. Ang mga itlog ay kailangan ng mga 6 months bago mabiyak at ang mga inahin ay kailangan protektahan ang pugad nila laban sa mga mandaragit. Sa kabuuan, ang black caiman ay isang kamangha-manghang mandaragit na may mahalagang papel sa ecosystem ng Amazon. Number 9. Candiru.
Ang kandiru, na kilala rin bilang Vandelia sirosa, ay isang maliit na isda na matatagpuan sa Amazon River Basin. Ito ay bahagi ng pamilyang Trichomecteridae at kilala sa natatanging ugali nito na parasitism. Ang kandiru ay karaniwang may sukat lamang na 2.5 cm at dahil sa maliit sila ay napapabalita sa mga kwento na pumapasok ito sa uretra ng mga tao habang sila ay lumalangoy. Ang kandiru ay walang kulay o halos transparent, kaya ginagawa itong mahirap makita sa tubig. Ito ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagpasok sa hasang ng mga mas malaking isda kung saan nila sinisip-sip ang dugo ng kanilang biktima. Ginagamit nila ang kanilang matalas at makapal na ulo para makapirmi sa loob ng biktima habang kumakain. Ang isdang ito ay mayroon ding kakayahang hanapin ang kanilang biktima gamit ang kanilang chemoreceptors na sensitive sa amonya na nilalabas ng mga isda sa kanilang mga hasang. Kapag naka-attach na siya sa isang biktima, ang kandiru ay magi-inject ng anticoagulant na chemical upang patuloy na dumaloy ang dugo ng biktima nang hindi nagsasara ang sugat. Bagaman ang mga tao ay hindi natural na biktima para sa kandiru, may mga kaso kung saan iniulat na pumasok ang mga isda na ito sa mga orifice ng tao, tulad ng urethra, habang lumalangoy sa ilog. Ang mga ganitong insidente ay bihira at maaaring maiwasan sa pamamagitan ng pagsusuot ng sapat na damit habang lumalangoy sa mga tubig kung saan merong kandiru. Number 10, Bushmaster Snake. Ang Bushmaster Snake, kilala rin sa scientific name na Lachesis muta, at ito ang pinakamalaking venomous snake sa Western Hemisphere at isa sa mga pinakamalalaking pit viper sa mundo. Matatagpuan ito sa mga kagubatan ng Amazon, pati na rin sa iba pang tropical na kagubatan sa Central at South America. Ang Bushmaster ay maaaring lumaki ng hanggang 3 to 4 meters ang haba at kilala sa kanyang natatanging horns o mga matutulis na protuberance na matatagpuan sa dulo ng kanilang ilong. Ang kanilang balat ay may pattern ng mga tatsulok na marka na tumutulong sa kanila na magkubli sa mga tuyong dahon at mga sanga sa ilalim ng kagubatan. Ang Bushmaster ay madalas na umiiwas sa tao ngunit maaaring maging agresibo kung naramdaman nitong nanganganib siya. Gumagamit ito ng heat-sensing pits na matatagpuan sa pagitan ng mga mata at ilong para matukoy ang lokasyon ng biktima sa dilim. Ang diet nito ay pangunahing binubuo ng mga maliliit na mammals at ibon. Ang laso ng Bushmaster ay lubhang potent at neurotoxic na maaaring magdulot ng matinding sakit, pamamaga, at kahit kamatayan sa loob ng ilang oras kung walang agarang medikal na intervensyon. Ang kagat nito ay bihirang mangyari dahil sa likas na pag-iwas nito sa mga tao, ngunit kapag nangyari ito ay tiyak na patay ka. Sa panahon ng reproduksyon, ang Bushmaster ay isa sa mga iilang ahas na nagpapainit sa kanilang mga itlog. Ang mga babae ay kilala na nagtatabi ng mga itlog sa malalim na mga lungga at manatili kasama ng mga itlog hanggang sa mabiyak. At ginagawa niya ito para sa proteksyon ng mga anak niya laban sa mga mandaragit. Ganunpaman, dahil sa pagkawala ng tirahan at makakain, ang populasyon ng Bushmaster ay bumababa at itinuturing itong nanganganib na sa maraming bahagi ng kagubatan. Ang pagpapanatili ng Bushmaster ay mahalaga para sa pagpapanatili ng ecological na balanse sa mga tropikal na kagubatan kung saan ito nabubuhay. Number 11, Bull Shark. Ang bull shark, nakilala sa scientific name na Carcharhinus lucas, ay isa sa mga ilang species ng pating na maaaring mabuhay sa parehong maalat at freshwater na nagpapahintulot sa kanya na pumasok at mamuhay sa mga ilog kabilang ang Amazon River. Ang mga bull shark ay kilala sa kanilang malakas at matatag na katawan, mabilog na ilong, at malapad na nguso. Karaniwan, ang mga bull shark sa Amazon ay maaaring lumaki ng hanggang 2.1 to 3.5 meters ang haba at maaaring tumimbang ng hanggang 230 kilograms. Ang kanilang balat ay karaniwang kulay abo sa itaas at puti sa ilalim na tumutulong sa kanila na magkubli mula sa mga mandaragit at biktima. Isa ito sa mga pinaka-adaptable species ng pating. Ang bull shark ay may kakayahang umangkop sa iba't ibang antas ng salinity ng tubig at dahil ito sa mga espesyal na physiological adaptations sa kanilang mga kidney at liver. Dahil dito, maaari silang lumangoy mula sa dagat papasok sa ilog at umabot sa malalim na bahagi ng Amazon Basin.
Ang bull sharks ay kilala sa kanilang agresibong ugali na nagpapahintulot sa kanila na maging isa sa mga nangungunang mandaragit sa kanilang habitat. Kumakain din sila ng iba't ibang pagkain kabilang ang isda, iba pang mga pating, mga dolphin, pagong at paminsan-minsang ibon at mammals na malapit sa tubig. Ang kanilang kakayahang makakita at makasagap ng mga electrical signal mula sa iba pang mga organism sa tubig ay tumutulong sa kanila na maging epektibong predator kahit na sa malabo o madilim na tubig. Ang mga bull shark ay nagpaparami sa pamamagitan ng viviparity na nangangahulugang ang mga babaeng bull shark ay nagsisilang ng buhay na mga supling matapos ang isang stage ng gestation na tumatagal ng hanggang sa 10 to 11 months. Ang isang babae ay karaniwang nagsisilang ng isa hanggang 13 piops, depende sa kanyang laki at kalusugan. Bukod pa dito, may mga insidente ng bull shark attacks sa mga lugar kung saan lumalapit ang mga tao, lalo na sa mga coastal waters. Ang kanilang kakayahan na maglakbay sa fresh waters at ang kanilang agresibong ugali ay talagang delikado sa mga tao. Kaya kailangan natin ng pag-iingat kapag nasa loob ka ng kanilang teritoryo. Number 12, Amazonian Giant Centipede. Ang Amazonian Giant Centipede o Scolopendra gigantea ay hindi lamang kilala sa laki nito ngunit pati na rin sa kanyang natatanging kakayahang manghuli. Ang centipede na ito ay may kakayahang umakyat sa mga puno at kahit sa mga kuweba kung saan ito madalas manghuli ng mga paniking lumilipad. Ito ay nagpapakita ng kanyang adaptability sa iba't ibang habitats at kakayahan sa paghuli ng iba't ibang uri ng biktima. Ang mga paa nito ay espesyal na dinisenyo para sa mabilis at mahusay na paggalaw na nagbibigay daan sa kanya na mabilis na sumugod sa biktima at gamitin ang dalawang niyang malakas na forcipules o istrukturang parang pangil na matatagpuan malapit sa ulo para mag-inject ng lason nito. Ang lason ay naglalaman ng mga chemical na nakaka-paralyze at nakakasira ng tissue na tumutulong sa centipede na mapadali ang pag-consume sa biktima. Bukod pa rito, ang Amazonian Giant Centipede ay kilala rin sa kanyang matingkad na kulay na naghahatid ng babala sa mga mandaragit na ito ay may lason. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang lason, siya ay nagiging biktima rin ng iba't ibang mas malalaking mandaragit, kabilang ang mga ibon, ahas at malalaking arachnids. Sa larangan ng ecology, ang Amazonian Giant Centipede ay gumaganap ng mahalagang papel bilang isang predator sa tropikal na kagubatan ng Amazon. Ito ay nakatutulong sa pag-control sa populasyon ng iba pang mga invertebrates at maliliit na vertebrates at nagsisilbi rin siya bilang mahalagang indikasyon ng kalusugan ng ecosystem. Number 13, Giant River Otter. Ang Giant River Otter, nakilala rin sa scientific name na Terenura brasiliensis, ay isang malaking semi-aquatic mammal na nabubuhay sa creeks ng Amazon Basin sa South America. Ito ang pinakamalaking miyembro ng pamilya ng mga otter at maaaring umabot hanggang 1.7 meters ang haba. Ang mga giant river otters ay madaling makilala dahil sa kanilang mahahabang katawan, maikling binti at malalaking webbed na paa na nakakatulong sa kanila para lumangoy ng mabilis. Mayroon silang mahahabang whiskers na tumutulong din sa kanila na madama ang kanilang kapaligiran habang nanghuhuli ng isda. Ang kanilang balahibo ay siksik at hindi tinatablan ng tubig na kadalasang may kulay mula kayumanggi hanggang itim. Natatangi rin ang mga giant river otters sa kanilang malakas at social na kalikasan. Sila ay nabubuhay ng grupo na kinabibilangan ng hanggang 20 members. Ang komunikasyon nila sa loob ng grupo ay aktibo at nakakabuo sila ng iba't ibang tunog na nagpapahiwatig ng kasiyahan, pagkabahala o babala para sa kanila. Ang mga ito ay lubos na territorial at gumagamit ng vocalizations at scent markings para ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Ang reproductive life ng mga giant river otters ay kapansin-pansin din. Ang mga ina ay maaaring manganak ng hanggang 5 anak sa isang litter at ang buong grupo ay tumutulong sa pag-aalaga ng mga batang otter. Sa kasamaang palad, ang giant river otter ay itinuturing na isang endangered species dahil sa pagkawala ng tirahan at paghuli sa kanila para sa kanilang balahibo, lalo na noong dekada 1950 at 1960. Bagamat may mga hakbang na ipinatutupad upang protektahan ang species na ito, ay patuloy pa rin ang mga banta sa kanila mula sa pagkawala ng tirahan, polusyon at iba pa.